Magandang araw po sa inyo lahat and welcome po sa ating Campus Leaders Revolution. And on behalf of my senior pastor, Bishop Royel and Pastora Geraldine Baliano, wini-welcome po namin lahat ng mga delegates, ng mga pastors, ng mga cell leaders, mga cell members. Welcome po kayong lahat dito sa ating Campus Rev. And I would like to honor our dearest pastor, Pastor Cesar and Claudia Castellanos. And of course, yung ating pong mga National 12 and National 144. Palakpakan po natin silang lahat. And I want to declare, before I declare Jeremiah 29:11 to all of you, I'm Raymond Sidilia. I'm one of the primaries of Bishop Oriel of Dulos for Christ World Harvest Ministry. In Jeremiah 29:11, the Bible said, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." I declare today that the plan of God will happen in your life. I declare blessing and prosperity sa bawat isa pong nakikinig ngayong araw na ito. And I declare hope dun po sa mga estudyante or mga cell leaders or sa mga pastors na nawawalan po ng pag-asa because of the what's happening dito po sa ating bansa. In Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po ng Bible, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile." Ang gusto ko pong ituro sa inyong mga campus revolutionaryos is paano tayo makakagawa ng room ng miracle ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng gospel sa ating mga kabataan. And kung mapapansin po natin, in Acts chapter 4 verse 12, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." So, ang gusto ko pong ituro sa inyo is paano ka mag-engage sa Jesus mission. Paano tayo mag-share ng good news of the gospel? Paano natin mag-share yung mabuting balita ng Panginoon sa mga taong isolated? Sino dito meron kang kaklase na matagal mo nang hindi nakakausap and nagchat-chat sa'yo na meron siyang problem personal, meron siyang problem sa kanyang pag-aaral or sa family. Meron ko bang classmate din na natatakot sa COVID, baka meron siyang mangyayari sa kanya. So dahil nagkaroon siya ng takot, na-paralyze na yung mga kakilala mo or mga, yung mga mahal mo sa buhay. You know, marami pong tao ngayon natatakot sa ano bang mangyayari bukas, ano bang mangyayari sa bayan natin. No? Magla-lockdown po. No, magkakaroon ng maraming mga restriction. Pero gusto ko pong i-declare ngayong araw na ito na God is in control. Amen? You know, one of the thing na sinasanay ko sa sarili ko is how can I really share the gospel to many people? Lalo na po sa ating mga kabataan. You know, our obligation to share the gospel of Jesus Christ. That is our duty to share the word of God. Many people today want to believe in God, but they ignore the gospel. Hindi po kasi natin pwedeng paghiwalayin yung ating faith sa Lord and then yung pag-share natin ng gospel. Young people right now, hindi na sila nag-engage, no, sa pag-share ng mabuting balita ng Panginoon sa kanilang mga campus. Instead, gusto nilang i-share yung mga my stories nila, yung mga nangyayari and updates nila sa kanilang mga social media. You know, the gospel na na-receive natin ay hindi po lamang para sa atin. Ito pong mabuting balita nito ay para sa mga taong lost, sa mga taong hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga buhay. You know, many people right now, because of the pandemic situation, naging unproductive sila. No, sino dito minsan ikaw ayaw mo na lang i-improve yung sarili mo. Gusto mo na lang mag video games, gusto mo mag mobile games instead of developing yourself because iniisip mo sa bahay lang naman ako eh. No, bakit ko pa i-improve ang sarili ko? But the Lord is telling you today, be productive. We need to be productive. We need to find ways kung paano tayo gagaling kahit sa panahon ng pandemic. Alam niyo po ba, ang only solution lang na nakikita ko para mapalaya ang mga tao sa fear, para mapalaya ang mga tao doon sa discouragement nila, no, sa mga problema nila. May mga tao ngayon na talagang they are very afraid of what will happen sa kanilang buhay.
Alam niyo po ba kung ano yon? Walang iba kundi yung gospel. Ang gospel po yung solusyon. Solusyon sa ating buhay. Remember, the Bible said, in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isa lang po ang way. Wala na pong ibang way. Ang way para maligtas ang isang tao is walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And I would like to read this passage in Acts chapter 10, verse 1. Dito po, babasahin po natin ano po yung naging responsibility ni Apostle Peter. Because in Acts chapter 10, binuksan po ng Panginoon yung window, yung salvation para sa mga Gentile. Because, remember, ang gospel ay unang ibinihagi sa mga Jews. And then dito, mapapansin natin, binigyan ng opportunity ng Panginoon, tayong lahat, no? Tayo po ay part ng Gentile nation, na marinig natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. In verse 1, Acts 10 verse 1, at Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion, what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Dito po, habang nananalangin po si Cornelius, remember si Cornelius po ay meron siyang position sa government. At hindi lang yung tumutulong siya sa mga mahihirap na tao. At meron siyang takot sa Diyos. Pero merong kulang sa buhay niya. Walang iba kundi yung relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, which is the gospel. And sabi ng angel sa kanya, Cornelius, pumunta ka kay Peter, magpadala ka ng tao doon, at invite mo siya sa bahay niyo kasi meron siyang sasabihin. So yun po yung instruction ng angel sa kanya. E matututunan natin dito na si Lord, sinisik niya yung mga taong tumatawag sa kanya. Remember, the Bible said, call upon the name of the Lord and you will be saved. And true ang Lord sa kanyang salita. Sa lahat ng taong tumatawag sa kanya, nananalangin sa kanya, ililigtas ng ating Panginoon. And one day in verse 10, in verse 9 rather, about noon the following day, as they were on their journey and approaching the city, malapit na po sa bahay ni Peter yung dalawang tao na pinadala ni Cornelius. Habang nananalangin po si Peter sa roof, in verse 9 and in verse 10, he became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. Nagkaroon po siya ng vision habang nagpe-pray. And tong vision na to, pinakita sa kanya ng Panginoon, in verse 11, merong large sheet that being let down to earth by its four corners, at lahat po ng klaseng hayop na four-footed animals, as well as reptiles and birds. And sabi sa kanya ni Lord, Peter, get up, kill and eat. Ang sabi ni Peter kay Lord, no Lord, I have never eaten anything impure or unclean. In verse 15, the voice spoke to him a second time. Do not call anything impure that God has made clean. And nangyari po ito 3 times. Merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Peter is responsible to share the gospel to Cornelius. Peter is responsible to share the gospel sa mga Gentile. And Peter went to Cornelius' house to share the message of the gospel. It was against his culture. Hindi po kultura ni, hindi nila kultura na makipag-fellowship sa hindi nila kaparehas na race. So, nagkakaroon ng struggle si Peter. Sesharan ko ba ito ng gospel? Lord, hindi siya part ng race natin. Are you sure na gusto mo kong mag-share ng gospel kay Cornelius, na which is Gentile? And habang nagkakaroon siya ng conversation sa Panginoon, ang sabi niya nga doon sa binasa natin in verse 13, Lord, no, I will not eat. And sasabi sa kanya ni Lord, huwag mong tawaging unclean na ginawa ko ng clean.
And hindi lang, and dito mapapansin din natin, Peter went to Cornelius to share the message of the gospel, even if it was against his comfort. Napakalayo po nung bahay po ni Cornelius at sa bahay ni Peter. Pero alam niyo po ba, nag-commit si Peter na kahit gaano ka hindi ka-komportable yung pagbiyahe niya, yung pag-journey niya kay Cornelius, still, sinare niya pa rin yung gospel. You know why? Meron siyang conviction. As a leader, no, as mga sa leader sa ating campus, gusto ko po magkaroon tayo ng conviction na gagawin natin to hindi dahil sa sinabi sa atin ng mga leaders natin. Gagawin natin yung pag-share ng gospel because alam natin na when we share the gospel, people will be saved. People will be transformed. Maraming mababagong buhay at hindi lang buhay, mga pamilya, community, school, yung bayan natin, mababago po lahat yan. And wag po tayong mag-hesitate, no, na mag-response sa calling ng Panginoon sa buhay natin. Maybe some of you, 3 months ago nang di nakapag-share ng gospel or 1 taon nang di nakakapag-share ng gospel. Now is the time to share the gospel sa mga kaklase mo, sa mga magulang mo. You know why? Because people are harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Puntahan naman po natin yung naging story po ni Cornelius. Cornelius invited Peter to hear the message of the gospel, having a great expectation. Merong matinding expectation si Cornelius. Kasi alam niya, nangusap sa kanya ang Panginoon. And he is very excited kung ano yung inihandang message ni Peter para sa kanya. Alam niyo ba ang ginawa niya? Hindi niya sinolo. In-invite niya yung mga pamangkin niya, mga kapatid niya, magulang niya, and even yung mga best friend niya, yung mga close friends niya. At hindi lang po yun. Nag-ask sila kay Peter, Peter, pwede mo mag-stay ka pa dito? Gusto pa namin makarinig ng Word of God na galing sa'yo. Alam niyo ba, maraming kabataan ngayon, katulad ni Cornelius, na uhaw sa pagmamahal. Maraming mga kabataan ngayon, katulad ni Cornelius, merong mga disappointed. Nadi-disappoint sila, may discouraged sila, may mga problems sila. Yung iba po sa atin, some of you, malungkot, discouraged, stress, hindi mo na alam kung ano uunahin mo sa dami mong gagawin, dami mong assignment, no? Nahihirapan nga sa thesis mo, hindi mo alam kung gagraduate ka ba this term or this sem. Di natin alam kung saan po tayo lulugar. And that's the beauty of sharing the gospel. No, when you share the gospel, people will hear the gospel and yung life nila, it will be transformed. It will be transformed. And dito, gusto ko pong basahin in Acts chapter 10. Ano pong nangyari nung binanggit po ni Peter yung message of salvation sa bahay nila? In verse 23, the next day, Acts chapter 10, verse 23, the next day, Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. He said to them, "You are all well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit with a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was asked, I came without raising any objection. May I ask why you sent for me?" So nag-usap na po dito si Cornelius at si Peter. And sabi ni Cornelius, 3 days ago I was in my house praying at this hour at 3 PM. Suddenly, a man in shining clothes stood before me and said, "Cornelius, God has heard your prayer and remember your gifts to the poor. Sent to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the Tanner who lives by the sea. So I sent for you immediately and it was good of you to come." Nagpapasalamat siya kay Peter. "Peter, buti, dumating ka. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us." In verse 34 it says, "Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism. In verse 35, but accepts every nation the one who fears him and does what is right." You know, habang sinesharan niya po ng gospel itong family ni Cornelius, biglang
biglang ano, bigla oh, in verse 44, while Peter was still speaking this word, the Holy Spirit came on all who heard the message. Is that amazing? When you share the gospel to a person, the Holy Spirit will empower him. The Holy Spirit will transform his life. Ganun po kaimportante yung ating commitment, no, sa pag-share po ng gospel. And I want to challenge everyone of you, nasan po ang mga cell leaders, no? Nasan po ang mga pastors? I want to challenge you. Let's have a heart na ma-transform natin ang bawat campus sa Pilipinas. You know, I want to share my testimony. Ako po ay nag-aral sa PUP back in 2005. So, nung time po na yon, during my first year college, meron na pong ako mga classmate na nagpupunta sa Walsa. Sumatin po sila ng Walsans. And then, in-invite po nila ako, hindi po ako sumasama because I'm in a relationship during that time. And after 3 years, you know, one day, sinabi po nung ex ko na, Raymond, hindi na kita mahal. So, nasyak ako kasi I thought kami na yung forever, kami na yung magkakasama habang buhay. And nalaman ko pala na ang bago niyang boyfriend is yung aking best friend. So, sobrang depressed ko nung time na yon, na to the point na nasasaktan talaga ako kasi nakita ko pa sila na pinapili ko siya, sabi ko. Mamili ka kung sino yung mahal mo, siya or ako. So, alam niyo ba nangyari? Pinili yung kaibigan ko. Nagyakap sila sa harapan ko. And I was down during that time. Para kung si Cornelius na, hindi ko alam kung ano gagawin ko. I'm so isolated. Nawala yung mga kaibigan ko. Hindi ko sila maramdaman. I'm so alone. And then ang ginawa ko po, naglakad po ako from their house hanggang makauwi po ako. And then, alam niyo yon, may moment na umulan, basang-basa ako sa ulan, talagang umiiyak ako. Dumating po yung point na gusto kong pumunta sa Luneta mag-isa, magpalipas ng gabi. I think it was 2005. Gusto ko pong tumalon dun sa Manila Bay, parang to end my life. And then pagtingin ko dun sa tubig, sabi ko, ay wag na, baka may infection ako during that time. So, hindi ko na po tinuloy. And then I came home and then I asked my mom na iniwan ako ng ex ko. So, my mom comforted me. And then, one person invited me sa Walsans. Yung pag-graduate na po ako noon. And habang nakikinig po ako, Bishop Oriel is preaching. Nung nakikinig po ako sa kanya, nabuhayan po talaga ako. And then, pumunta po ako sa altar and then I gave my life to Christ. And since then po, nabago po talaga yung buhay ko. Nagpapasalamat po ako kay Bishop Oriel and Pastora Geraldine. Sila yung Peter ko, sila yung pinadala ng Panginoon para mabago yung buhay ko. Hindi ko po makita kung saan po ako ngayon kung hindi po nila ako tinulungan. No, 16 years na po lumipas, 2005, and ngayon po is 2021. Tuloy-tuloy po yung aming mentoring, tuloy-tuloy po yung aming coaching, tuloy-tuloy po yung aming discipleship. And that is my challenge to you, sa inyong mga cell member na nandirito, huwag po kayong ihiwalay sa mga Peter na pinadala sa inyo ng Panginoon. Get connected to them. Magkaroon ka ng proximity sa kanila. Samahan mo sila. No? Magkaroon ka ng relationship sa kanila, relationship, discipleship sa kanila, sa bawat isa sa atin. And I believe, kung hindi nangyari yun sa buhay ko, I don't know what would happen to my life. And ngayon po, I'm married. No? I'm married ng 9 years. And shout out sa wife ko. And I have 3 kids already. And right now, I'm working as a professor sa isang university. And I'm also graduated yung aking master's degree. Master's of Science in Information Technology. Ba't ko po sinabi yon? Gusto ko pong kayong encourage na yung oras na binibigay mo, yung effort na sinasacrifice mo para maraming makakilalang mga estudyante, it is not in vain.
Remember, your labor in the Lord is not in vain. So we need to keep preaching the gospel. Mag-share po tayo ng gospel, mga kapatid. This is the only answer sa kanilang buhay. And malaki po talaga yung utang na loob ko kay Bishop Oriel and kay Pastor Geraldine. I'm so thankful, Bishop, and I'm so glad that I'm the part of your 12. And I will do my best to really share sa ibang tao yung ipinasa niyo po sa akin. And I want to end this. Don't devalue your calling. Don't devalue your calling. We need to win souls and make disciples. We need to train leaders for the next generation. Habang nag-aaral kayo, mga kapatid, engage in Jesus' mission. God gave us the ministry of reconciliation, which is the good news and the gospel. Tayo po ay mga ambassador ng ating Panginoong Jesus. Don't stop. Don't stop sharing the gospel. Don't stop sharing the good news. Katulad po ay maliving testimony sa inyo. Buti na lang may isang Peter na kumatok sa puso ko para i-share ang gospel. Amen? So pwedeng ibang palapakan yung inyong mga pastors, pwedeng ibang palapakan yung mga inyong mga cell leaders, pwede ka bang mag-thank you sa kanila. Mag-thank you ka sa kanila na a recognition na thank you, ikaw yung Peter ko. Ikaw yung patuloy na nagfa-follow up sa akin. Bigyan ko kayo ng advice, huwag niyong pagsaraduhan ng pinto, yung mga leaders nyo. Nandito kami para tutulungan namin kayo. Hindi namin kayo i-take advantage. We are here to help you. Hayaan yung mahalin namin kayo because this is our duty, this is our responsibility. Kayong mga nakikinig ng mga first timer, probably second timer, third timer, merong inassign sa iyo si Lord na isang Pedro. May inassign sa iyo na Apostle Peter na ready'ng turuan ka, na ready'ng i-share sa iyo yung natutunan niya sa Lord. Etong mga Peter na to, pahalagahan po natin sila. And I'm so glad, no, na meron tayo mga pastors, mga cell leaders na binigay sa atin ng Panginoon. Truly, you're a blessing. Gusto pong sabihin sa ating mga cell leaders, sa ating mga pastors, sa ating mga elders, sa leaders sa church, saludo po kami sa inyo. Huwag po tayo magsawa. Baguhin po natin ang bayan natin. Let's change this nation. Let's change the campus. Let's change the family, one at a time. Shall we pray? Father in heaven, maraming pong salamat sa araw na ito and pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga yung pag-share ng gospel sa ibang tao. Alam namin, Panginoon, maraming mga buhay na mababago, mga pamilya na matatransform. And Lord, we wanted to become part of that. Help us, Lord, to obey you. Help us, Lord, to do the great commission in our lives. Lord, muli, i-bless mo yung bawat estudyante ngayon na mayroong problema right now. Bless them, Lord. Be with them. Strengthen them. Lord, ipaalala mo sa kanila na mayroong kamatinding plano sa mga buhay po nila. Lord, salamat po na pinapakita niyo sa amin yung kahalagahan ng next generation. Lord, muli, we thank you. And now we honor you, God, in Jesus' name. Amen and amen.